Bradley, marami ba ang mga kalsadang hindi madaanan dyan ngayon? Oo, Ella. Higit 20 kalsada ngayon sa Cordillera Region ang isang lane lang ang nadaraanan dahil sa pagguho ng lupa at pagkabuwal ng kahoy. Nagpapatuloy naman ang clearing operations sa ilang kalsada sa Benguet Province at Abra. Kaninang umaga lang po nag-close ang Abra Kalinga doon sa Miba Ilicuan, pero ongoing na po ang clearing operation doon. Meron tayong area dito sa Congressman Andres Acoposalan Road doon sa may barangay Kusaran sa Kabayan. Recurring slides po yun, so talagang close open situation po siya. East Cordillera, pinaka-naapektuhan ang probinsya ng Benguet, sumunod ang Baguio City, Mountain Province, Abra at Kalinga. Kalsada po mostly ito due to road slip or eroded shoulders. May damage slope protection, damage pavement, at saka meron din tayo sa flood control yung damage revetment wall. Samantala, wala pa namang naitalang pinsala sa lalawigan ng Ifugao at Apayao Province. Sa poblasyon, Tuba Benguet, pag-ulan, malakas na hangin at lumaragas ang tubig sa Marcos Highway ang nararanasan ng mga motorista. Maging ang Balili River sa Latinidad Benguet ay tumataas din ang water level nito. Ella, pinapaalalahanan ang mga biyahero na magdoble ingat dahil nararanasan din sa lugar ang makapal na ulap. Kung walang mahalagang pupuntahan, ay huwag nang lumabas ng bahay. Ang mga nakatira naman sa landslide at flood-prone area ay pinapaalalahanang magpasaklolo sa LGU o sa barangay kung kinakailangan. Yan ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Bradley Robusa Live na nag-uulat mula sa Baguio City.